So yun na nga mga kuis, no, pagdating dito sa computation, marami talagang kinakabahan. Kahit ako kinakabahan din naman ako dito kasi hindi naman ako ganun kagaling dito sa computation. Pero mga kuis, na ipasa ko siya. Paano yung ginawa ko mga kuis? Simple lang. Hindi po kasi yung magaling mga kuis, no, sa calculator. Mabagal po magpindot dun mga kuis. So ang ginawa ko, practice. Practice ng practice lang talaga. Nakaunang gawin mo mga kuis, no, practicein mo yung accuracy. Kahit mabagal lang masyado, basta tama yung sagot mo. For example, computation of duties and taxes. Napakahaba niyan mga kuis, no. Kahit mabagal mo yung nasolve, ay importante tama yung final answer mo sa summary. Pag na perfect na yung accuracy na tinatawag na yan mga kuis, ang next mong practicein is yung speed. Bilisan mo na, lalong-lalo na magsolve, dapat mabilis. Kasi ang pinaka-key talaga dito mga kuis, practice makes perfect. Huwag kang tama rin mga kuis na mag-practice, no? Mag-solve. Yung mga nahihirapan ka, solve mo nang solve. Pero dito mga kuis, pag alam mo na i-solve yung isang problem, huwag mo nang i-solve nang i-solve. Kasi wala na pong learning doon eh. Dapat yung pag-practice ng mga i-solve, yung mga hindi mo talaga alam i-solve. Tapos makuha mo siya nang mabilis and then accurate. Yun, goods na goods yun mga kuis. And dito mga kuis, no, huwag mong panggigigilan tanong. For example, mayroon kayong quiz or mock board, board exam. Dito huwag mong panggigigilan yung tanong mga kuis. Kasi pag hindi mo nakuha yung tamang sagot, tapos pinilit mo pa talagang sagutan ng sagutan, mauubos yung oras mo mga kuis. Hindi mo mamalayan pag computation, mabilis yung oras sa computation eh. Hindi mo mamalayan, makakaubos ka na pala dyan ng mga 20 minutes. Tapos yung ibang question pala, ang dadali lang. Diba? Pagka hindi mo kayang sagutan, feel mo na parang hirap, proceed ka sa iba. Talon ka mga kuis, no? Talon ka sa ibang mga tanong. And then pag marami ka pang oras matira, balikan mo yun yung hindi mo nasagutan. Ay malay mo, masagutan mo na siya. Kasi mga kuis, pag nasagutan mo yung mahirap, tsaka yung madali, same lang po yung points nun na makukuha mo. So dito tayo sa memorization mga kuis, no, paano ko ba na-memorize yung rates tsaka yung mga formula? Dahil napakarami mong sasauli mga ganyan mga kuis pagdating dito sa computation, no. So ang ginawa ko dito mga kuis, no, sulat lang ako ng sulat. Kasi ito, average lang naman ako, hindi ako ganun katalinuhan talaga kagaya ng iba na biyayaan talaga, no. So dinaan ko sa tiyaga. Ang ginawa ko mga kuis, no, sulat ako ng sulat. Talagang bago ako matulog, yung conversion mga kuis, no, madali lang yung sasauluhin para sa iba eh. Pero sa akin, mahirap siya. Ang ginawa ko mga kuis, no, gabi-gabi, kada ako matulog, sinusulat ko siya. Sulat lang, kada matulog, pag kinabukasan, sulat ulit, araw-araw, hanggat sa, kahit sa ulo na mga kuis, no, kahit sa ulo mo na yan, sige, sulat lang. Dahil hindi lang memorization yung ano doon, pati yung speed mga kuis, no, mas mabilis mo siyang matandaan, ma-recall, pagka lagi mo sinusulat. Yung mga formula, sinusulat-sulat ko rin gabi-gabi. Bago matulog, basta araw-araw mga kuis, no, kahit ano-ano, nagsusulat ako ng formula. Dikit pa ako dito, ayan. At the same time, mayroon pa akong index card mga kuis, may mga formula pa doon, binabasa-basa ko yun. Tiyagaan talaga mga kuis, no, yun talaga yung key ko talaga para sa akin. Ayun nga, palit ulit nga sinasabi mga kuis, no, wag mong hayaang hindi mo naintindihan yung topic. Dapat talaga gumawa ka ng paraan na maintindihan mo yung topic na yan. Ano ba yung mga topic natin dito? For example, computation of duties and taxes, computation of bank charge, brokerage fee, insurance, durable insurance, na customs duty, computation of trade remedy measure, size tax, mga actual port charges, surcharge and penalties. At po ng mga topic na yan mga kuis, no, talagang hindi kayang pinalagpas. Talagang ginawan ko talaga ng paraan para maintindihan ko siya ng gusto mga kuis. Talagang pinagpuyatan ko, inaral ko. Yun nga pala mga kuis, no, yung sinasabi ko kayo na sa tariff law, yung GRI, dapat alam nyo yun. Kasi doon po yung tinuturo. Pero po yung application yun mga kuis, dito sa computation. Kaya dapat pag doon tinuro yun sa tariff, pilitin mong maunawaan kasi doon may apply sa computation. 10 question po yun mga kuis, no, bali 2 per question, so 20 points po yun mga kuis. Medyo nakakatakot yun kung magkakamali ka, laking kabawasan. Kaya dapat talaga gamay mo yun. Tsaka isa pa mga kuis, pag alam mo yung classification mga kuis, gamit na gamit yan sa trabaho. Maging customs declarant ka man, maging examiner ka man, gagamitin mo yan lahat kuis. Kaya hindi yan kawalan pag minaster mo yan. Laking tulong pa yan. At yun nga mga kuis, na mayroon akong isi-share na mga iilang tips para maging effective ang ating pagre-review. Unang-una dyan mga kuis, hindi mo kalaban yung mga kaklase mo. So ang magkaklase, isang dorm lang, isang apartment lang. And then pag nakita yung kaklase na nag-back-back review, magre-review na rin siya ng gusto. Eh pag nakita yung kaklase na tutulog lang, ano na din yung gagawin? Ay, hindi yung nagpo-focus. Diba? Hindi po natin kalaban yung mga klase natin, no? So, pakirandaman mo yung sarili mo kung gusto mo mag-review. Pagod ka na, pahinga ka na, syempre. So, dito papasok yung number 2 natin, yung understand your energy fluctuation. Kasi, kagaya sa akin, 2 hours lang ako magbasa mga kuis. Pakirandam ko, pagod na ako, wala nang pumapasok na learning. Totoo mga kuis, sayang yung oras na ibabasa mo na hindi mo naman naiintindihan. Wala ka, pagka wala ka nang naiintindihan, tulog ka lang, pahinga, konti. Kahit mga ilang minuto lang, mga 20 minutes, 30 minutes, then balik ka ulit magbasa. Number 3 natin mga kuis, na dapat stay hydrated. Kasi mga kuis, yung water is essential for brain function. So, pagka pagod ka na magbasa, more than
2 or 3 hours ka na nagbabasa, take a break mga koys, no? Mag-break ka mga koys, pwede kang lumabas, lakad-lakad ng saglit, or magtayo ka, unat-unat mga koys, no? Kasi para yung circulation dugo mo, gumanda na naman, di ba? Kasi yung circulation dugo natin, dadaan yan sa utak. At ito yung sinasabi ko kanina mga koys, no? Repetition is the key. Ito nga yung sinabi ko, lahat po nang ibigay sa inyo dyan, na review, na reviewer, lahat po na ipapabasa sa inyo ng review center mga koys, ng mga teacher natin mga koys, no? Basahin po natin paulit-ulit mga koys. Huwag po tayong magsawa kahit alam ko na yan, sa ulo ko na yan, basahin mo po mga koys, wala po makawala. Basahin mo paulit-ulit, yan po taga yung key mga koys, no? Kasi pagdating sa boarding sa mga koys, may tendency na pag naunahan ka ng kaba doon mga koys, may tendency na mabablanko ka. Mas maganda kung gamay na gamay at sa ulong sa ulo dahil sa pagbabasa mo ng paulit-ulit. Marirecall mo yan mga koys at marirecall mo yan. Mga koys, no, i-assume nyo yung mga exam dyan is parang board exam na yan. Yung exam nyo tsaka yung mock board exam is parang board exam na talaga. Alam nyo kung bakit mga koys, no? Para mag-proceed ka talaga na aralin ito. Hindi naman po yung lalabas sa exam talaga mga koys, no? Pero dyan mo kasi may kita kung ano pa ba yung dapat mong pukusan, ano pa ba yung dapat mong basahin, dahil may kita mo dyan kung saan ka pa mahina. Kaya seryosoin nyo po yan mga koys, huwag nyo pong baliwalain yan. At ito pa mga koys, no, yung pinaka-importante sa lahat mga koys, matulog po kayo. 7 to 8 hours po dapat patulog po kayo. Hindi po, ayun po yung pagkakamali ko dati nung yung unang exam ko mga koys, no, dahil gustong-gusto ko makapasa. Ang ginawa ko talaga, nagre-review ako hanggang alas 3 ng madaling araw. Tapos, araw-araw po yun mga koys, no? Hindi ko po namamalayan, mas mali pala yun dahil mas humihina yung brain ko doon at yung mga namimemorize ko na nakakalimutan ko agad. So, ganun po ka-importante yung tulog mga koys, no? Huwag po kayo manghinayang na matulog kayo ng 8 to 9 hours. Kasi ang iba nanghihinayang dahil anday pang babasahin tapos natutulog-tulog lang ako, di ba? Huwag po kayo manghihinayang mga koys, no, dahil napaka-importante po ng tulog. Yun po talaga yung mali ko dati na isishare ko sa inyo na maling-mali na ginawa ko kaya ako bumagsak sa exam. Dahil ito yung sinasabi kong repetition na pagbabasa is the key mga koys. Kasi po yung retention natin mga koys, hindi po yan ganun katagal. For example, sa akin ang retention ko, in-evaluate ko yung sarili ko, 3 days lang. Pag binasa ko ngayon, within 3 days nakakalimutan ko na siya. So, i-evaluate mo yung sarili mga koys, no? Pag may binasa ka within 3 days, 4 days, 5 days, nakakalimutan mo na siya, basahin mo ulit mga koys, no? And then another 5 days, basahin mo po ulit mga koys. Ganun po yan mga koys. Pagpakaranda mo na kalimutan mo na within 5 days, 3 days, basa po ulit mga koys. Kaya sinabi ko, repetition is the key. Basa lang po talaga ng basa mga koys, no? And dagdag lang po mga koys, no? Kung anong review center po yung napili mo ngayon, dyan ka na lang. Huwag ka na pong kumuha ng ibang materials doon sa ibang review center dahil malaki yung tendency na magda-doubt ka na. So ang gawin nyo po, pagkatiwalaan nyo yung mga review center ninyo dahil magagaling po yan lahat. Kasi mayroong estudyante na honor student dati, nag-enroll sa lahat ng review center, ba mga tatlong review center. Nung nag-exam na siya, bumagsak siya. Kasi nga, nagkaroon na siya ng doubt. May tendency na mangyayari din sa inyo pag ginawa nyo yung mga course. Kaya focus na lang kayo dyan sa isang review center na yan dahil magagaling po yan. Kaya ang kaya po kayo ipasa niyan. Isa pa mga koys, alamin mo kung anong subject ka mas mahina. Dahil kung saan ka mas mahina, spend more time para doon sa subject na yun. Pero hindi ko sinasabing baliwalain mo na yung saan ka malakas. I-balance mo pa rin mga koys, no? And then mga koys, eliminate the distraction mga koys, no? Hindi mo alam, ang dami mo na palang oras na nasayang kaka-scroll mo sa Facebook, sa TikTok. So ang dapat mong gawin mga koys, no? Uninstall mo muna yung pangsamantala, no? Yung TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. And itira mo lang yung Messenger para mayroon kang contact pa rin mga koys, no? Para mas makapag-focus ka at hindi maubos yung oras mo sa social media. And then mga koys, no, hanap ka ng mga ka-study buddy mo, yung mga klase mo. Dahil kasi mga koys, may mga inaral sila na hindi mo naaral. And then pagka nagtatanungan kayo mga koys, no, nagkakaroon ng learning and then nagkakaroon ng exchange of thought. Dahil doon mga koys, kahit paano makakatulong yun ang host, no, mga koys. And then mga koys, no, mag-aim ka na mas mataas. For example, gusto ko makapasok sa top 5. Gusto ko makapasok sa top 10. Gusto ko ma-perfect ang subject na ito. Alam niyo mga koys, ang kagandahan yan mga koys, no? Pag nag-aim ka ng ganun at sineryoso mo yun mga koys, talagang gagawa ka ng paraan, magpo-focus ka talaga para makuha yun, talagang mag-hard work ka talaga, no, para mag-aral ng gusto, makuha mo lang yun. And then kung hindi mo man nakuha yun mga koys, no, at least na ipasa mo yung exam. Or kung nakuha mo man yun, blessings na yun mga koys. Kaya aim high mga koys, no, kaya nyo yan mga koys. And para naman doon sa mga ilang beses na nag-take, 2 beses na, 3, 4, 5 na mga koys, no, kagaya ko, nararamdaman ko rin naman kayo, no, huwag po kayo mawala ng pag-asa mga koys dahil darating din ang araw mga koys na makukuha mo rin yan. Basta take lang po ng take. Ako nga po ilang beses na rin, no, pero
na hindi ako nawalan ng pag-asa. So ang gawin nyo lang mga kuwis, baguhin nyo po yung study routine nyo. Kung ano man po yung mga routine na ginawa nyo na mali, so baguhin nyo po ngayon and then mas mag-focus pa po kayo mga kuwis. Makukuha nyo pa yung mga kuwis, promise po. And then last natin mga kuwis, prayer. Dahil si Lord naman talaga lahat ng nakakaalam ng mga yan mga kuwis, no? Pray lang and then hingi ng knowledge para sa ating pagre-review. So yun lang mga kuwis, sana po nakatulong ang aking mga tips para sa ating board exam. Alam kong kaya nyo yan, alam kong kaya nyo ipasa yan mga kuwis, no? Galingan nyo, pukusan nyo mga kuwis, no? So, o taking na po yung sunod. So, maraming salamat mga kuwis. God bless sa inyo.